Hallelujah. Thank you, God. Come on, palakpakan natin ng Panginoon. The most loving and gracious God that we serve. Oh Lord, we ask that you send revival to us today. Maasa kami, O Diyos, that we will be revived, Lord God, by your word. We will be revived by your spirit. At nananalangin kami, O Diyos, na ngayong oras na ito, hinihipo mo ng aming puso't isipan to receive your word, O Lord. Bago po ang lahat kami nagpapakumbabang lubos, nihingi namin ng tawad, Panginoon, ng aming mga kasalanan. At kami po'y nagpapalinis ng iyong buhay at banal na dugo. Hayaan niyo po ngayong oras na ito, wala pong ibang maitaas, walang ibang maging bida sa aming kalagitnaan, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. And we ask the Holy Spirit to continually hover around this place, bringing answered prayers, bringing gifts, bringing healing and deliverance towards your people. And we ask, Lord, hayaan niyo po ang blessing na inilaan niyo sa bawat isa, hindi namin mamimiss, O God. Salamat ng marami, Panginoon. We entrust to you everything. And we declare that we will not only be informed today, but we will be transformed by your word. To you all the glory and honor, praises and adoration. We declare the victory of this worship service as we also entrust unto you all the worship services all throughout the globe. Sa iyong papurit pagsamba, Panginoon, amin ang tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Declare po natin, Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God He is Jesus, the Anointed One. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon, ating dakilang Diyos. Thank you, Lord. Declare po natin ang ating culture as J1 family. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Mabuti kaysa dati. Amen. Ang ating pong minamahal na Bishop Art and Revlin ngayon po ay nasa lugar po ng Italy para po mag-celebrate ng anniversary doon and also to conduct a deliverance conference po sa lugar na yon. So again, let us include in our prayers ang atin pong mga minamahal na mga magulang ng JA1. Amen po ba? So today, tuloy-tuloy po ang ating series about multiplying leaders and replicating ourselves. And today, we are going to talk about the topic entitled, Trained to Lead. Makikita po natin ang ating text sa Luke chapter 9. Beginning verse 1 hanggang 2. Sabi po dito, one day, Jesus called together His 12 disciples and gave them power and authority to cast out all demons and to heal all diseases. Then He sent them out to tell everyone about the kingdom of God and to heal the sick. The Lord will be the one to bless the reading of His word. Kung mapapansin po natin, kapag ang Panginoong Jesus ay tumawag sa tao, sunod-sunod po ang magiging journey nito. Una, He called together. May pagtawag. Sino dito ang tinawag ni Lord? Naniniwala ka bang kasama ka sa tinawag ni Lord? Iyang katabi mo, naniniwala ka ba na iyang katabi mo kahit ganyan ang mukha niyan, tinawag ni Lord yan? Okay. Una, may pagkatawag sa iyo. Pangalawa, may ibinigay sa iyo. Nung tawagin ka ng Diyos, hindi ka lang niya tinawag. May ibinigay pa siya sa iyo. Ano yung binigay niya? Power and authority. Sabihin natin, power. Authority. Meron ka pala nun. Okay? Hindi, yung, ang tinanggap mo yung authority ha, hindi authority. Hindi ka kayang utuin ang kaaway. Amen?
to cast out all demons and to heal all diseases. Alam niyo na nakaraan pong crusade, sino pong nakarating nung ating pong Seven Nights Crusade? Amen? Sinong pinalaya ni Lord? At sino naman ang ginamit ni Lord para palayain ang iba? Amen. Meron po akong naipag-pray sa po nating kapatiran. Meron po siyang mga suicidal tendencies. Hindi niya alam, may bumubulong sa kanya na, you know, cut yourself. Magbigti ka. Hindi niya alam bakit ganun. Until nung naipag-pray ko po siya, meron pong nag-react sa kanyang apat na kaluluwa. Dalawang tiyuhin niya na siya ang paborito at nag-alaga sa kanya nung siya'y bata, ang kanyang ama at ang kanya pong lola. Yung tiyuhin niya na paborito siya, ito palang bumubulong sa kanya na, tara na, magsama na lang tayo sa kabilang buhay. Kaya yun nangyayari pala sa kanya, eh, hindi lang physical o hindi lang emotional. May spiritual aspect. Bakit siya nagkakaganon? At after mapalaya po siya, tumanggap kay Lord ang mga kaluluwa na yon, napalaya. Alam niyo po, ang una niyang reaction sa akin, nagulat din po ako, sabi niya sa akin, ba't po ako nandito? Sino po nagdala sa akin dito? Sinong kasama ko dito? Madaling sabi, nung ini-interview ko pa lamang siya, hindi na pala siya yung kausap ko. Nagdadrive siya papunta rito, hindi na pala siya yung nagdadrive. Napakadelikado, ano po? Pero dahil makapangyarihan ng ating Diyos, He gave us power and authority to cast out all evil spirits and to heal the sick and to heal the diseased. Meron po siyang nararamdaman, hindi ko matandaan, sa likod niya yata o dito sa balikat. After po ng deliverance, instantly nawala po ang kanyang pananakit ng likod or ng balikat. Gamon, palakpakan natin ng Diyos. Hindi kaya ng tao yon na basta-basta mangyari yon kung hindi ka binigyan ng authority and power ni Lord. And that same power and authority that lives in me is the same power and authority that also lives in you. Na bawat mapatungan mo ng kamay, alam mo, yung business mo na medyo nalulugi na, kunin mo yung iyong DTI certificate, ano yan? Yung permit mo, mga mayor's permit, i-gather mo lahat, BIR, is pagsamasamahin mo, i-lay hands mo, palayasin mo yung sakit ng negosyo mo. Hello? Kung ang iyong bank account ay naiigahan, kunin mo yung passbook mo, yung ATM mo, yung wallet mo. Anong laman ng wallet mo ngayon? Resibo? Card? Kunin mo kapag ka walang laman yung bank account mo, kunin mo yung iyong ATM card. Use the authority and power to cast out the demon or the evil spirit of poverty. At i-lay hands mo yon. At mawawala yon. Kaso, hindi naman pwede na i-lay hands mo lang yon. Siyempre, magtatrabaho ka, may gagawin ka pa rin. Amen ba? So, ang madaling sabing, gusto ko pong i-point out sa inyo, binigyan ka ng power and authority. Yun po ang gustong alisin sa iyo ng kaaway at hindi alisin, kundi mawala sa isip mo. Nawala kang kakayanan at wala kang authority. No? Mahirap lang ako, hindi ako kayang gamitin ng Diyos, marami akong limitation. Yan ang nilalagay sa iyo ng kaaway. Pero gusto kong sabihin sa iyo, muli kang niririnyo ng Diyos ngayon at ipinapasok muli sa iyong isipan na ikaw ay hindi talunan. At ikaw ay mayroong power and authority to cast out every wicked spirit in any aspect of your life. Kahit sa relasyon niyong mag-asawa, relasyon niyong buong pamilya, pwede mong i-cast out ang spirit of unforgiveness and spirit of wickedness. Even the spirit of idolatry, you can cast it out. Amen? May kausap pa po ba ako? At pagkatapos ibigay ni Lord ang authority and power to heal the sick, and to cast out wicked spirits, ano sunod na ginawa niya? He sent them. Sabihin natin, we are sent by God. Pinadala naman nila, o pinadala naman niya, yung mga disciples, para ano? I-preach ang kingdom of God, at i-testify kung gaano siya nagpapagaling. Amen? So ito po ang ating journey as mga Kristiyano. Tinatawag ka, tapos bibigyan ka ng power
and authority, tapos padadala ka na para gawin mo at i-exercise mo ang power and authority na nasa iyo. Amen? Si Bisha po, bakit po siya kapag nagpe-pray at nag-lay hands sa may sakit o nagpapalayas ng wicked spirit, bakit ganun kabilis? O bakit ganun na lamang ang anointing niya? Kasi lagi niyang ginagamit o ine-exercise ang power and authority to cast out wicked spirits. Amen? The same anointing is flowing in you. That's why the call to follow Christ is a call to leadership. Kaya ka ngayon tinawag ng Diyos, binigyan ng authority at ipinadala, ibig sabihin, ang gusto ng Diyos, hindi ka lamang laging consumer. Sabihin natin, consumer. Dapat ikaw din ay producer. Consumer ka lang ba lagi ng word? Lagi ka na lang bang, ay, ano ba yan? Ba't ganun ang preaching ni pastor? Hindi ko masyadong nagustuhan ang preaching ni pastor. Buti na lang, pogi. Ay, bakit ganun naman ang preaching ni ganito? Pagka ganun po ang comment mo, ibig sabihin, you are still a consumer Christian. Pag iniisip mo pa rin, ano kaya ang makukuha ko uli? Ano kaya na naman ang matatanggap ko, makukuha? It is okay to be fed by the word. It is okay to be fed by the power and authority that has been given to you. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon ifi-feed ka dahil magkakaroon ka ng spiritual obesity. Ang spirit mo itataba. Mataba na nga ang katawan mo, pati ba spirit mo? Gusto mo mataba din. Masyadong magiging bundat ang iyong espiritu. At hindi na rin po yun healthy. So you have to share whatever you receive from this worship service or any conference na pinupuntahan mo. It is a call for leadership. Pag tinawag ka ng Diyos, tinawag ka bilang maging leader. Hindi lang pwedeng maging ligtas, kundi gusto ka rin niyang gamitin ng Lord para marami pa ang maligtas sa buhay mo. May tatlo, ito na discuss ko na sa inyo noon, pero gusto ko ulit ulitin. May tatlong stages po ang growth ng Kristiyano. Naalala niyo pa? The first stage is being a baby. Okay? Ang isang Kristiyano na bagong born again, ang tawag sa kanya ay isang baby Christian. At sila, siyempre, aalagaan mo, padededehin mo, at ang ipakakain mo lamang ay yung mga soft food, okay? Gatas lamang ang ipaiinom mo. Yan. Yung mga yan, maliligalig pa. Pagka ang katabi mo'y maligalig pa hanggang ngayon, kahit matanda na yan, baby Christian pa yan. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na naman yata ang topic ngayon. Maligalig pa gayang katabi mo. Kapag nagliligalig pa yan, sa ganyang edad, hindi na magandang tingnan. Amen? Ari nga hong asawa ko kaninang umaga lamang napakaligalig po eh. Sinabi nang ang ulam ay tuyo, bukas na ang hawot. Ayaw maghintay. Maligalig ho. Alam nyo, pag baby, ang cute tingnan pag nagliligalig. Ay, ang gitna mo ng aming baby. Ay, naiyak ang baby eh. Ay, nakakatuwa. Ay, pag ganyan ang kalaki po, nagliligalig. Diyan yung katabi nyo. Imagine nyo, nagliligalig yan ng walang tigil. Lahat kayo ipadadala ko sa children ministry. Wala pong, hindi ho nakakatuwang tingnan. 1,000 years ka nang born again, tapos maligalig ka pa rin hanggang ngayon? Hello? Ay, nako. Sabi mo sa katabi mo, graduate ka na sa pagiging maligalig mo. Pag baby, okay lang yan. Bagong born again eh. Sadyang aalagaan mo yan at uunawain mo ng todo. Ay kapag yan na nag-evolve na, okay, na born again. After that, magiging isang the baby, naging isang young man. Ano daw? Young man or young woman. Ayan na, lumaki na siya. Kaya niya nang pakainin ang kanyang sarili. Kaya niya nang alagaan ang kanyang sarili. Yan na yung level ng Christianity mo, tumatanggap ka na ng correction, ng rebuke. Napapalo ka na. Okay? Tapos, medyo may pagkatampuhin ka pa rin. Parang yung katabi mo, medyo may pagkatampuhin pa rin yan.
Pero pinalilipas niya na. Kumbaga sana hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Talagang pinalalampas niya. Pero hindi pa rin niya kayang mag-alaga ng iba. Hindi pa niya kayang i-share yung tinanggap niya. Okay? At yan, medyo hindi na nakakatuwa yan pag nagliligalig. Meron kayong kilala na 8, 9, 10 years old na nagliligalig pa, hindi na rin ho nakakatuwa. Ano po? At yung pangatlong level, ito na yung leadership level, is when you become the father and mother. Ano daw? Father or mother. Ito na yung point na ikaw ay nag-aalaga na. Nagpapakain ka na rin sa iba. Meron ka ng sarili mong baby at meron ka ng sarili mong young man. Kaya kapag ikaw ay father na or mother na tapos nagliligalig ka pa rin, dapat na sa iyo ay deliverance. Dahil baka may karga ka na. Hindi pala baka, siguradong may karga ka na. Kaya sabi mo sa katabi mo, halaka, magpa-deliverance ka na mamaya. Eh baka kaya maligalig eh. So Jesus trains His disciples to be leaders. Tinetrain po ni Jesus para maging leaders ang kanyang mga disipulo upang sila po ay magamit sa kingdom ni Lord. Okay? Kaya po, ang ginagawa ni Jesus sa kanya pong alagad, pinakain niya, sinamahan niya, sa time na siya'y nagpipreach, nakita ng mga disciples na nagpipreach siya, at saka kung paano siyang magpray, kung paano siyang magpagaling ng may sakit, pinakikita ni Jesus. Kaya po ang leadership or training the leaders is by modeling. Sabihin natin modeling. Hindi mo pwedeng i-train ang isang bata na sabihin mo sa bata, "Hoy, utoy, masamang magmura ha, huwag kang magmumura." Sinasabi mo lamang, pero ikaw mismo nariringgan niya na nagmumura ka. O kaya naman, utoy, bawal lang, hindi pala bawal. Utoy, masama sa katawan ng alak ha, huwag kang magiinom, masama yan sa iyo. Sabay tungga mo ng isang pulang kabayo. Your words does not match your action. Kaya wala kang, ang tawag doon, wala kang credibility. A leader is credible. Kung anong sinasabi niya, yun din ang kanyang ginagawa. Kaya do not expect na kaya mong i-train ng isang tao sa pamamagitan lang ng pagtuturo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganitong gagawin mo, 1, 2, 3. No, kailangan sa buhay mo makita yun. Maging modelo ka niya. Because your action is a better trainer than your words. Amen? Huwag kang malalate ha, bawal ang malate at talagang hindi ka makakasambot ng blessing. Ano gang oras na? Alas 10 na, mamaya na tayo umattend. Second service, na-late na tayo ng gising eh. But you are telling or pushing your kids not to be late. Amen? Your action speaks louder than your words. Kaya po tayo, modeling. Yun nga pong aking mga AG. Isinasama ko po sila pag ako'y may lakad sa labas. Kagaya po kahapon, kasama ko po yung iba kong AG. Ako po'y nag-speak sa JA1 Kainta. Anniversary po nila at nag-speak po ako sa hapon naman sa JA1 Taisan. Sila po ang aking kasakasama. At nakita po nila kung paano ang inyong pong lingkod ay maging pagpapala sa marami sa biyaya ng Diyos. At pag nakita po nila yon, masasabi nila, "Uy, ganun pala. Gusto ko rin yon. Ganun pala kung paano mag-preach. Ganun pala kung paano mag-pray. Ganito pala kung paano makipagkapwa-tao. Paano i-minister ang ibang tao. Hindi ko yung pwedeng ituro sa kanila ng by words. Na ganito mag-pray, ganito mag-preach, ganito makipagkapwa-tao, ganito i-bless ang mga... Hindi ko pwedeng sabihin only by words. Amen? Paano? By looking at me. Okay? By looking at the leader. By looking at Jesus. Kaya sa mga disciples, tiningnan lang nila ng tiningnan si Jesus. Ginaya lang nila ng ginaya si Jesus and they became trained to be the leaders of the church. Amen ba? Kaya tayo laging sinasabi ni Pablo in one of his epistles, sabi niya, "Imitate me as I imitate Christ." Kaya talaga po, sabi nga po ni Bishop, gaya-gaya lang ho tayo. Gayahin niyo ng gayahin ang ginagawa ng leader ninyo at yun din ang ia-apply ninyo pag kayo na ang leader. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Kaya kayo namang mga leader, mag-ingat po kayo sa inyong kilos at galaw
at mga sinasabi. Dahil lahat po ng naririnig nila sa inyo, igagayahin nila sa inyo. Amen? Paano ka mag-aakay kung ikaw mismo ay akayin pa? Paano ka makakapag-akay ng isang tao kung ikaw mismo ay padapa-dapa? Ikaw mismo yung laging naglugmok. Ako po'y nalulungkot pag ako po'y may nababalitaan na isang leader o kilalang leader na lumugmok na. Nadapa at nagpatuloy ng nakalugmok. Meron pong isang mega church pastor sa Amerika. Natuklasan po na siya po'y isang anointed preacher. Ang problema sa kanya, meron siyang character issue na hindi nakikita ng iba. Ano nangyari? Alam naman natin na kapag may issue ang isang tao, hindi papayag ang Diyos na hindi ito ma-expose. Kaya alam mo, walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya sabi mo sa kaliwat kanan mo, halaka, mag-iingat ka. Ay yung mega church pastor na yon, every Sunday ang umaattend sa kanya po, ito ha, every Sunday lang ha, ang umaattend sa kanya ay 10,000 isang service. At meron siyang mega church in Denver, sa lugar po ng Denver, Colorado Springs. Kaso meron siyang issue, alam niyo kung anong issue niya, na hindi alam ng iba, siya lang ang may alam. Alam niyo kung ano? Tanong niyo kung ano? May problema siya sa kanyang gender. Siya pala ay isang gay. Ay ano nangyari? Problema ho ba yung maging gay? Hindi problema yung gay person, ang problema yung pagiging gay niya. Because sabi ng Bible, you are created as a man and a woman. We cannot dispute that. No? Kahit ano pang sabihin natin na we are in a modern world, nandito na tayo sa mundo, na tayo po ay progressive na, kaya dapat nagpo-progress din po ang utak at kaisipan ng tao. No. Ang Bible hindi kasama sa progressive world. Ang Bible ay already there from here to the end. Kaya kung ano man ang nakasulat sa Biblia, mula simula hanggang dulo, applicable na yon. Amen po ba? Please hear me out. I am not saying anything against the person. Jesus loves all people. Kay ano pa man ang gender mo, kay ano pa man ang kalituhan mo sa iyong sarili, Jesus loves you. But He cannot condone o hindi niya pwedeng itolerate ang sin na pwedeng sumira sa iyo. Amen po ba? Ay ano nangyari doon sa pastor na yon? Siya pala ay nagkakaroon ng sexual relation sa isang lalaki. Hindi pala sa isang lalaki, sa isang masahista. Pag nagpapamasahe siya, ang kapalit po ay alam nyo na. Yun ang issue niya. Eh na-reveal ito sa buong Amerika. Na siya pala ay ganun. In-interview yung masahista kasi napanood siya. Parang kilala ko yan. Si ganito yan. For example, ang pangalan niya, si Peter yan ah. Sabi nung nanonood, hindi si Pastor 'yan. Ang pangalan niya ay Pastor John. Sabi nung masahista, hindi si Peter 'yan, kilala ko 'yan. Actually kagabi nga magkasama kami niya, minasahe ko pa 'yan. At meron kaming ginawang ganito. Mula noon natanyag na po yung taong 'yon at na-display ang kahihiyan na meron siya. And from that, from 10,000 leaders, inalis siya sa pagiging senior pastor, naging nalungkot ang lahat ng mga leaders, lahat ng members ng kanyang congregation, umiiyak dahil hindi nila alam may pinagdadaanan palang ganoon ang kanilang pastor, ang kanilang leader. Naalis po siya sa church na yon, from 10,000 members, naging 3,000 na lamang. Muntik na po yung masiro, buti na lamang may nag-rescue na isang pastor na pangalan po ay Pastor Robert Morris ng Gateway Church. Ni-rescue niya yung church na yon. At nung pinuntahan ni Pastor Robert, paubos na ng paubos. Imagine, tingnan ninyo ang nagiging consequence pag ang isang leader ay hindi niya ginagawa ang kanyang sinasabi. Pag leader ka na, may sumusunod na sa'yo, sigurado, apektado sila ng bawat desisyon mo. Ang ama, ikaw ang leader of the family, sa tuwing ang desisyon mo ay sa pasama,
para sa pamilya mo. Akala mo, hindi, buhay ko to. Ako may-ari ng buhay na to. Huwag kayong makialam sa akin. Eh kapag leader ka na, may sumusunod na sa'yo, be concerned with their needs as well. Kasi madadala mo sila sa kumunoy. Buti sana kung ikaw lang, pero hindi eh. Pag leader ka na, kasama ang mga followers mo. So ano nangyari? Yung pastor na yon hindi ho nakabalik. Sayang ang anointing. Sayang ang gift niya. Ba yun po ay nagpapatong din ng kamay sa may sakit. Ang may sakit din po ay gumagaling. Gusto kong sabihin sa inyo, it is not about the person. It is about the God who moves in the person. Pwedeng anointed ka today at mamayang gabi bagsak ka sa kasalanan. Pwede yun. Why? Because you have free will. Pwede mong sundin ang sarili mong gusto. Kasi pwede kang gamitin ng Diyos as a vessel. Pero, hindi mananatili na porket anointed ka na ngayon, anointed ka na forever. Na kahit piliin mong magkasala, piniin mong saktan ng Panginoon, mananatili ka pa rin nando sa ganong estado of your anointing. Amen? Ba't ganyan ang mga tingin nyo sa akin? Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-iingat tayo. Amen? This is a warning to each and every Christian. Hindi porket ikaw ay matagal na sa Panginoon, ang dami mo nang natapos na kurso, meron ka pang gift, lahat ng gift nasa iyo. Propeta ka, ikaw ay lahat. You have the gift of knowledge, gift of healing, gift of signs and wonders. Nasa iyo lahat. That doesn't guarantee or certify that you will be an effective leader. The gift does not justify the leadership. The character is the one that justifies the leadership. Kahit wala kang gift, basta ikaw ay merong ayos na character, may humility ka, marunong ka magpasubmit, marunong ka magpatawad, gagamitin ka ng Diyos to be a leader and you will be an effective leader. Ano ang quality na nakita ni Lord kay Moses kung bakit siya ginamit? Anong quality ni Moses? Ang talented po ay si Aaron at si Miriam. Ang kanya mga kapatid ang may gift. Si Miriam ay isang propeta. Si Aaron ay isang high priest. Pero bakit ang ginamit na leader ay si Moses? Anong nakita ni Lord? Na si Lord mismo ang nagsabi. Sabi ng Panginoon, Moses was the most humble person that ever lived on earth. Si Lord mismo po ang nagsabi noon. Makikita niyo sa Biblia po yun, in the book of, Exodus, chapter 20 or 18 or to 20, somewhere there. That Moses was the most humble person that ever lived. Siguro sunod kay Jesus. Pag may sunod pa na humble kay Jesus, ay si Moses na po. Sinabi ba ni Lord na, ay, magiging leader ka kasi ikaw ay propeta? Ay, ikaw ang magiging leader kasi ikaw ay apostol? Ikaw ang magiging leader kasi ikaw yung leader, ikaw yung pastor? No. It is not about your talent. It is not about your gift. Though it is important in your leadership, but the core and the soul of your leadership lies in your humility. Kaya hindi pwedeng gamitin ng Diyos ang sino mang may pinangahawakan pa na pride o ego sa kanyang buhay. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Hindi ka pwedeng leader. Kahit pa ikaw ay pastor na ngayon, tumatayo ka at hindi ka pa nagpapatawad, hindi ka pwedeng tawaging effective leader. Dahil sigurado, sugatan ka, manunugat ka lang din ng iba. Amen? Bakit ganyan ang mga tingin nyo sa akin? Hindi ko alam kung magkabati ba po ba tayo? God is reminding us because end times na po tayo. Nagmamadali na po ang Diyos na magkaroon ng maraming leaders that will usher many people to Christ. At kasama tayo doon sa ginagamit ng Diyos para i-usher ang maraming tao sa Diyos. Ano nangyari doon sa gay pastor? Hindi na siya nakabalik. Naging salesman na lang po siya. At ang alam ko, nagkakaroon po siya ng mga small house churches, nagbabahay-bahay na lang.
Imagine from the 10,000 member church to just a few people inside the house. Grabing humbling experience sa kanya. Pero siya po'y nag-a-undergo ng process. At sabi po doon sa huli kong narinig na balita, he is already declared free. Free saan? Free sa kanyang addiction sa pornography. Meron pala siyang addiction sa pornography. At na-overcome niya na daw yun. Kaya daw po ngayon, siya'y nagtetestify na at unti-unti nang nakakabangon sa dati niyang pagkadapa. Ang leadership ay may kakabit na responsibility and accountability. Kaya kailangan mo ng training, sabihin natin training. At ang training na yon ay hindi sa pamamagitan lang ng seminar at conference. Ang training na yon ay ipapadala ka doon sa mismong sitwasyon. Sitwasyon ng struggle mo, sitwasyon ng iyong kahirapan, sitwasyon ng sakit karamdaman. Kasama yan sa training ng pagiging leader mo. Na kapag yan ay na-overcome mo, na in spite na ganyan ang sitwasyon mo, na natili kang pupuri at sumasamba sa Diyos. Ibig sabihin, you are being trained as a true leader of God. Hindi mo kailangan na sabihin, oy, ito yung Lord. Naglingkod po ako sa inyo. Sa katunayan, ito po yung dami ko ng certificate na natapos. Although it is also important. I'm not saying, ay, hindi ko na kailangan ng mga training na yan, mga seminar. No! It is equally important for your equipping. Pero ang kailangan mong higit, yung ikaw mismo ngayon, sa iyong bahay, tinetrain ka kasi may maligalig kang asawa. Tinetrain ka ngayon sa inyong bahay kasi yung mga anak mo, hindi mo papasunod sa'yo. Tinetrain ka ngayon sa inyong eskwelahan kasi ikaw ay binubuli. I was also a victim of bullying before. Tinetrain ka ngayon sa iyong trabaho kasi parang ikaw ay pinagtutulungan ng mga tao sa paligid mo. That is the kind of training that God wants you to undergo. Kasi sa training na yan, nare-refine, nawawala yung mga impurities na meron ka. Parang ginto, pag pinadaan mo sa apoy, ang ginto ay hindi nalulusaw o hindi nawawala. Bagkos nawawala ay yung impurities niya at lumalabas siya na mas dalisay kaysa dati. Kaya mas mahal ang 24 karat na gold kaysa sa 21 karat na gold kasi mas mainit ang dinaanan ng 24 karat at mas maraming nawala sa kanyang impurities. Therefore, your purity is when you are subjected to fire. When you are subjected to trials. When you are subjected to tribulations. Then your true self will come out. Amen. Kaya huwag kang mag-alala. Dumaan ka man sa apoy. Hindi ka masusunog. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dahil kasama natin ang Diyos. Si Shadrach, Meshach, Abednego, kasama ang Diyos kaya hindi nasunog. Ang mga Israelita, kasama ang Diyos kaya kahit dumaan sila sa Red Sea, ang Red Sea ay nahawi. Amen? Kapatid, nag-a-undergo ka ngayon ng trial and testing sa buhay mo. Gusto kong sabihin sa iyo, dahil sa greater calling na gusto ng Diyos na marating mo, you have to undergo these situations. But rest assured, pangako ng Panginoon, Hebrews chapter 13, verse 5, I will never leave you nor forsake you. Kaya anuman ang dinadaanan mo ngayon, tandaan mo, walang nang iwan sa'yo. Iwan ka man ng ibang tao, pero ang Diyos, never naiiwan ka niya. Come on, give glory to our living God. Kaya kung leader ka, dapat makita sa iyong salita at sa iyong gawa. Amen? Next. Ang model po natin, kasi I've been saying all this time that we have to model leadership. And ang makikita po nating model dyan ay si Peter.
Peter was the real model for leadership kasi ginaya niya ng ginaya si Lord. In John chapter 21 verse 17, sabi dito, a third time he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question. A third time, he said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. Tatlong beses itinatwa ni Peter si Jesus. Tatlong beses ding nireconfirm ni Lord ang pag-ibig nito. Kaya 3 times niyang tinanong si Peter ng, Peter, do you love me? Simon Peter, son of John, do you love me? Wala tayong makikitang basketball team o kahit anong sports team na ang pangalan ay sheep. Tupa. Parang gaya nito, San Miguel Tupa or sheep. Hindi bagay. Kaya Golden State, sheep. Hindi maganda, no? Boston, sheep. Yung magcha-champion ngayong taon. Hindi bagay. Okay? Miami, sheep. Hindi bagay. Bakit? Eh, ang sheep ay kilalang mahina. Kilalang walang sense of direction. Ang sheep ay kilalang matatakotin. Alam nyo ba na ang sheep, ang tupa, hindi pwedeng basta iinom yan sa tubig? Kapag ang tubig ay nagkaroon ng maliit na movement, nagugulat po ang sheep. Pwede siyang atakihin sa puso dahil lang doon. Hello? Eh, tayo po inihalin tulad ng Diyos sa sheep. We are not just a family of God. We are not just the fellowship of believers, but we are also the flock of sheep. Inhalin tulad tayo sa sheep. At sabi kay Peter, feed my sheep. Alam niyo din po ba na ang kaisa-isang hayop na hindi kayang mabuhay nang wala ang tao ay ang sheep. Ang lahat po ng insekto, lahat ng hayop, kayang mabuhay na wala ang tao. Ang aso, ang pusa, lahat yan, daga, butiki, kaya nilang mabuhay nang wala ang tao. Pero may isang hayop na hindi kayang mabuhay na wala ang tao. Isa lang yon sa lahat ng creature. Sheep. At tayo po inihilin tulad sa sheep. Meaning to say, kung wala ang Diyos, hindi mo talaga kayang mabuhay sa mundong ito. He is our good shepherd according to John chapter 10. Siya po ang ating good shepherd. At anong ginawa niya? He laid down his life for the sheep. At ito po ang naging model ni Peter. Kaya he himself, after ng reinstatement ni Peter, 3 beses tinanong ng I love you. Nung nag-recommit si Peter ng kanyang buhay, nabago na po ang kanya pong pagiging sheep. Siya po yung naging shepherd na. At mula noon, siya din po ay ginamit para marami pong mga churches ang mabuksan. Sa buong Roma, sa buong Europa, even in the Asia Minor, Peter was used by God. Ano pong ibig ko sabihin? Malimit po tayong walang sense of direction. Kaya nga po, nakakatakot po pag sinabi mo sa iyong sarili, buhay ko to. Huwag mong pakialaman. Alam ko ang ginagawa ko, buhay ko to. Nakakatakot po yung salitang yon. Bakit? Eh, hindi mo naman buhay yan. Yan ay pahiram na hininga ng Diyos sa'yo. Tapos you have the guts or you have that pride to say, buhay ko to. Huwag kayong makialam sa akin. Tayo nga po inihilin tulad sa sheep na walang sense of direction. Therefore, kung wala kang sense of direction at walang nagda-direct sa'yo, sigurado hulog ka ng hulog sa bangbang, hulog ka sa bangin, hulog ka sa kanal, hulog ka sa imbornal, kasi walang nag-guide sa'yo. Kaya nga, kailangan mo ng leader. Kailangan mo ng shepherd. Amen po ba? Isipin ninyo. Before, when I was recognizing the Lord as my shepherd, kaya nga po may sinabing Jehovah Rohi, the Lord is my shepherd. Pag hindi mo nire-recognize yun sa iyong sarili, madi-discarril.
ang lakad ng buhay mo. No, hindi ko pa siya nire-recognize as my Lord and Savior, discarrel talaga po ang buhay ko. I was drinking, lahat po, maling relasyon, lahat po ginawa ko. But when I accepted Jesus and He became my shepherd, and I acknowledged Him as my shepherd, dini, huwag ka dyan at baka mahulog, dito ka. Pag nagpupumilit ako doon, may palo. Huwag ka nga doon, tatakbo na uli ako pabalik. Huwag kang magtaka kung bakit minsan napapalo ka. Hindi dahil paro sa'yo, kundi that is part of love ni Lord sa'yo. Inire-realign ka uli niya sa kanyang kalooban. Kahit ikaw ay matagal ng born again, I know and I believe, dumadaan ka pa rin sa panahon na ikaw ay nagiging broken, sa panahon na ikaw ay nawawasak ng iyong mga nasa paligid. Nalulungkot, natatakot, nagagalit. That's why you need the shepherd to guide you back once again to His love and to the green pasture and to the still waters. Kaya nga dapat pag ikaw ay papasok sa isang negosyo, magpe-pray ka muna. Walang sense of direction ng ship. Kala mo, naaral mo na lahat. Nakita ko na ho. Lahat po ng pros and cons na balanse ko na. Lamang po ang pros, kaya pupunta po ako dyan. Gagawin ko po yung negosyong yan. Yun, pagdating sa dulo, ni hindi nagpa-guide sa shepherd, pagdating sa dulo, scam pala. Hello? Mag-iingat po tayo. Sabi mo ulit sa kaliwat kanan mo, mag-iingat ka at mananalangin ka. Amen po ba? Now, how to be a true leader of the Lord? Paano masasabing ikaw ay magiging true leader na ni Lord? Number one, desire for knowledge of who Jesus is. Kilala natin ang Diyos sa maraming paraan. Pero kailangan mas makilala mo siya sa mas personal na pamamaraan. Kapag may nagpipreach sa inyo every Sunday, nagkakaroon po kayo ng iba-ibang pagkakilala sa Diyos. Tama po ba? Sa isa, pwedeng healer niya. Sa isa, pwedeng provider niya. Sa isa, pwedeng rescuer. Sa isa, pwedeng kanyang banner, kanyang victory. Iba-iba po ang pagkakilala natin sa Diyos. Okay? Hindi pa pwede na kung anong pagkakilala ng katabi mo, gagayahin mo na lang din yon. Kailangan magkaroon ka ng sariling encounter kay Lord upang mas makilala mo at mas maunawaan mo kung ano ang heart niya for you. Sabi po ng Mark chapter 8 verse 29. Then he asked them, "But who do you say I am?" Peter replied, "You are the Messiah." Sinasabi po ng mga disciple, sabi nila ikaw daw si Elijah, sabi nila ikaw daw si John the Baptist, sabi nila ikaw daw iganito. Sabi niyang Panginoon sa kanila, ayun ang sabi nila, ay pero sino ako para sa iyo? Sabi ni Peter, ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang Mesiyas. Mas mahalaga sa Diyos na malaman niya kung anong pagkakilala mo sa Kanya. Kapag pangit ang pagkakilala mo sa Diyos na ang Diyos po'y magagalitin at masumpain sa akin. Marami ho ang nagtatampo sa Diyos. Dahil po akala nila ang Diyos nila'y sinusumpa sila at pinahihirapan. May nagsabi nga po, bakit ka ganyan? Lord, kala ko ba ikay mapagmahal na Diyos? Bakit mo ginawa ito sa pamilya ko? Kala ko ba, Lord, ikay nagpapagaling? Ba't nangyari ito sa akin? Kala ko ba, Lord, ikaw ay nagpo-provide? Bakit hanggang ngayon naghihirap pa rin kami? Naglingkod na ako na naglingkod sa iyo, bakit ganito pa rin? Meron siyang corrupt and wrong knowledge of who Jesus is. Eh bakit po nangyayari nga po yun sa kanya? Although matagal na siya naglilingkod, kapatid, merong sowing and reaping. Nung naglingkod ka, merong kang ginawa noong 10 years ago o 5 years ago na hindi magandang tanim. Kaya nung naborn again ka, nagkataon na doon mo inaani ang mga itinanim mo 5 or 10 years ago. Nagkataon nung naborn again ka, doon mo nararanasan ang consequences.
So pag naborn again ka na, sa halip na ikaw ay magpadala sa consequences na yon, doon ka uli magsimula ng panibagong tanim. Dahil yun naman ang aanihin mo after 2, after 3, after 5, after 10 years. Magaganda na ang aanihin mo. Ay paano kung ikaw ay nagreklamo? Ang inisyo mo ng inisyo sa Diyos ay puro complaint. Nagtatanim ka na naman ng pangit, kaya hanggang dulo, kahit pa born again ka na, matagal ka na naglilingkod sa Diyos, you have a series and chains of complaints kay Lord. Kaya pwede ba tapusin mo na yung complaint mo? Tama na. Itigil mo na. Enough is enough. Ito na yung panahon na sabihin mo, Lord, kahit ano man ang nangyayari sa amin, ito may naging bunga ng pagkakasala ako noon, Panginoong patawarin mo ako. At ngayong araw na ito, umaasa ako, pinuputol ko na ang anumang chain of complaints and curses in my life. Kaya mula ngayon, ang dadanasin ko na po ay chain of blessings, chain of favor, chain of provision. Kasi Panginoon, ikaw ang aking shepherd. Ang sheep, kahit may shepherd na, gusto pa rin lumayo. Kaya nga po, ang staff ng isang shepherd, napakahaba. Ang height po ng isang staff, usually umaabot ng 10 feet. Bakit? Kasi ang sheep, ang bilis. Ang layo agad nang naaabot. Hindi naman lahat maaabot ng shepherd. Kakalawitin po yun. Huwag lang siya mahulog, huwag lang siyang mapalayo. Eh siyempre, pag kinalawit ka, di ba, masasakal ka. Kaya feeling mo minsan, parang ang hirap na maging born again, nakakasakal. Parang buti pa nung hindi ako born again, nagagawa ko lahat ng gusto ko. Ngayon, nung na-born again ako, parang bang ang hirap-hirap. Parang ang hirap maging banal. Ang hirap gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi mo alam, kinakalawit ka lang ng shepherd, palapit sa Kanya. Hindi ka talaga sinasakal, inililigtas ka. Kaya ang gustong ibigay at sabihin sa iyo ng Diyos ngayon, know me as your shepherd. Know me as your leader. Na wala akong planong pangit sa iyo. Jeremiah 29 verse 11. Wala akong hinangad na pangit sa iyo. Masaktan ka man, pero hindi ka mapapahamak. Pag nagko-correct ang shepherd, nakakasakit din. Pero sigurado hindi ka ipapahamak ng shepherd mo. Dahil pag kinalawit ka niyan, dinala ka niya palapit sa iyo, bagamat hindi ka makahinga pag minsan, pero tanggapin mo. Pag pinalo ka niya, kasi alam niya pupunta ka sa bangin, hayaan mo pag pinalo ka, okay po Lord, okay lang, isusuko ko na siya. Hindi siya ang tunay kong bebe. May mas magandang bebe kang inihanda para sa akin. Isusuko ko na siya kahit masakit, Panginoon. Kahit naging bebe ko siya for 10 years, ayaw niya namang sumunod sa'yo. Ayaw kung ako'y merong partner na kambing. Ako'y tuba, tapos ang partner ko'y kambing. Ano yung crossbreed? Anong tawag doon? Ayaw ko pong maging tumbing. Ayaw ko mga anak namin ay puro tumbing. Magpapalo ka? Tanggapin mo. Eh hindi naman ikaw eh ang shepherd. Ang shepherd ay si Lord. Walang sheep na namamalo sa kapwa sheep. Pag may isang naunang tumalon, sunod-sunod po yun. Kaya nag-iingat ang shepherd sa bawat isa. Hindi yan parang, oh lahat kayong shepherd, nakatali ang leg nyo ha. Ah, lahat kayong sheep, nakatali lahat ng leg nyo. Hindi po pwede yun. Mamamatay yun. Hindi pa pwedeng talian ang leeg ng mga sheep. Dapat sila ay nagro-roam around. Tumatakbo, pumupunta sa kung saan nila gustong puntahan. Hindi inaalis ng Diyos sa iyo ang free will mo. Hindi inalis sa iyo nung naborn again ka, hindi inalis sa iyo na magdesisyon. Hindi ka ginawang robot na ito lang gagawin mo ha, ito. Anong ginagawa sa iyo? Ginaguide ka ng Diyos. Para hindi ka mapabalik doon sa dating kumunoy, doon sa dating putikan. Ngayon nilinis ka na niya, kaya iingatan ka niya na hindi ka madumihan muli. Gagawin niya ang lahat, masaktan ka man, medyo masakal ka man ng kaunti, pero hindi ka niya papatayin, pangako niya. His plans may hurt you, but His plans will never harm you.
At hindi mo kita yung plano niya, kaya anong gagawin mo? Wala namang sheep na nagsabi, ah, alam ko, dito ang punta namin, kasi ang shepherd namin ay nasa harapan. Hindi po ang shepherd ay nasa harapan. Minsan siya ay nasa gitna, minsan siya ay nasa likuran. Depende sa sitwasyon. Kaya kahinahayaan ng Diyos, tinitingnan lang ng Lord, ito yung sheep ko eh. Binuhusan ko to ng panahon, niliguan ko ito ng napakahabang panahon dahil pagkakabaho. Tapos, pinakakain ko to ng magandang damo. Titingnan ko nga kung paano ito maglalakad. Susunod kaya ito sa aking tinig. Pag tinawag ko siya, Pedro, susunod kaya ito. Pag hindi sumunod, ang sunod na sa iyo, kakalawitin na ang leeg mo. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang nakalawit ang leeg niya. Pero bakit buhay pa yan? Ay, may plano ang Diyos dyan eh. May calling yan eh. Tinawag yan ng Diyos eh. At yan ang ipapadala ng Panginoon para maging extension ng kalawit. Hindi mo alam, ginagamit ka rin ng Diyos pagka ikaw ay nakalawit na, ginagamit ka na rin ng Diyos na pangkalawit sa iba. Amen? Nagiging extension ka na ng kanyang rod. Nagiging isa ka na sa mga katiwalang sheep ng shepherd. Ikaw yun, leader. Leader ka na ng sheep kahit ikaw ay sheep din. Bakit? E paano nagkaroon ng leader ang sheep? Mga sheep na yan na sheep din. Ay kasi yung sheep na yon nakikinig sa boses ng shepherd. Meron lamang isang sheep na nakikinig sa boses ng shepherd. Yung isang yon binubuhusan ng shepherd ng grooming, ginugupitan, niyayapos. May parabang meron siyang extra care doon sa sheep na yon. Kaya naman ginawa niya yon para yon yung magiging leader. Siya yung malimit paluin, siya yung malimit kalawitin ng leeg. Tama, parang ikaw yon ano? Sabi mo sa katabi mo, ikaw na naman ang tinutukoy. Laging pinabalot, kinakalawit. Bakit? Kasi nakikita ng Diyos sa iyo ang potential to be a leader. Pag walang pagkakalawit, pag walang pagbabalo, magtaka ka, matakot ka. Hala, baka ako'y walang magandang future, baka ako'y walang plano ang Diyos sa akin na ako'y gamitin niya. Ay hindi. May plano ang Diyos sa iyo, kaya ka kinakalawit at pinapalo. Kaya ka dinidisiplina. Kaya ka nagkakasakit kasi hindi ka marunong magpahinga. Kaya ka nagkakasakit kasi kain-kain ka ng bawal. Sinabi ng bawal ang mataba, bawal ang matamis. Ano gang kulit? Ala, ay may gamot naman ho, pastor. Bahala ka. Amen. Kaya ka nagkakaroon, kaya minsan naa-aksidente. Bakit? Aba, ay nagdadrive kayo, wala kang lisensya. Doon ka dadalhin ng Diyos sa lugar na mahuhuli ka. O yan, sabi mo sa katabi mo, ikaw na ikaw yata na naman are. Eh ako naman po ay ano, nagpray. Nagpasama po ako sa mga anghel. Mas malakas po ang anghel kaysa sa mga lisensya ko. Kapatid, nilagyan mo ng butas ang kaaway. Kaya please lang huwag kang aalis nang wala kang dalang lisensya. Huwag kang magdadrive. Dahil hindi mo alam, baka mahuli ka. At sadyang ipahuhuli ka ng Diyos para ikay matuto. Ay sigurado naman, pag ikaw ay na-impound, nag-fine ka pa ng kung saan, ng kung gaano kalaki. Ay pag hindi ka nadala, ay aywan ko na. Amen? Ako'y hanga din nga sa mga malalakas ang loob na ganyan. Nagdadrive ay walang lisensya. May mo sa katabi mo, ikaw na ikaw yun eh. Kalakas ng loob, para bagang hindi ko alam saan nila kinukuha ang kanilang tapang na mag-drive ng walang, o kaya naman, ang lisensya mo'y pang motor, ang pinagdadrive mo'y four wheels. Hindi ko alam saan nakuha ng tapang ang mga taong ito. Ikaw ay nagiging isang tupang kambing. Ang tawag sa iyo ay
tumbing ka, tumbing. Ayos na lahat. Ayos na mag-pray. Ayos na, nagdi-deliverance na. Naglilid na. Abay, nagdadrive walang lisensya eh. Ang tawag sa'yo ay tumbing. Oh, baka ito'y ginagawa niyo pa. Alas 11 ng gabi, nandoon sa may crossing ng BSU at ng papuntang diversion, may signal doon. Ang signal doon na pulay minsan ay matagal, ay alas 11 na ng gabi. Ala, wala namang nadaan din eh. Ako'y didiretso na. Ang tawag sa'yo, tumbing. Practical holiness. Eh, ano kung walang nadaan na nakalagay ay pula? Amen. Ano ibig sabihin ng green? Go. Ang pula. Stop. Ang yellow. Go faster. Kasi magpupula na. Dali, dali, dali. Tumbing na naman. Tumbing. Pag sabing dilaw, slow down. Danyo, hindi nyo alam. Sabi mo sa katabi, huwag kang tumbing. Nagkaroon na ng tumbing eh. Wala namang gayon eh. Ay, tupang kambing eh. Paminsan-minsan ay nasa Lord. Paminsan-minsan ay nakay Satanas. Tumbing. Please lang kung leader ka, huwag ka nang tumbing. Oh, baka paglabas ninyo, huwag ka natutunan nyo sa preaching, tumbing. Ay, at least, mariremind kayo, huwag kang tumbing. Oh, pagka isiner nyo ito, hashtag, huwag kang tumbing. Pwede ba tumayo tayo ngayon? Tawa kayo ng tawa. Please lang, practical holiness tayo. Amen ba? Kung leader ka, kilalanin mo si Jesus. Alam nyo, yun lamang eh. Pag kilala mo na si Jesus at buhay na buhay siya sa buhay mo, kilalang kilala mo na siya as your Lord and Savior, as your holiness, as your shepherd, as your banner, ang dami pong pwedeng pagkakilala ng Diyos sa'yo. Hindi ka titigil na, ay, magaling siyang manggamot, magaling siyang magpagaling. No. Alam nyo ba na si Lord, minsan ay magaling magpatulog. Nagawa niyang patulugin si Saul at ang 600 men. Kaya kung kulang ka sa tulog, kaya kang patulugin ni Lord. Wag lang ngayon. Mamaya. Alam nyo ba na ang ating Diyos, hindi lang siya nagpo-provide, marunong din siyang kumuha. Baka ang pagkakilala mo, Lord, di ba ikaw ay nagpo-provide? You provide everything for us. Pero gusto kong sabihin sa iyo, sabi ni Job, the Lord gives and the Lord takes away. Kaya mag-ingat ka. Kung ayaw mong alisin ng Diyos ang mga nagiging idols mo, mga nagiging idolatry mo sa buhay, ibig sabihin, inalis mo na si Kristo sa iyo, pumokus ka na doon sa answered prayer mo. Kapatid, mag-ingat ka, baka mawala yun. Bakit? Hinihila ka uli ng Diyos sa leeg. Pinapalo ka uli kasi madidiscourage ka. Lab na lab mo yung trabaho mong ito. Ito yung pinag-pray ko ng matagal itong trabahong ito. Kaso inilayo ka ng trabaho mo sa Diyos. Ayun, laki nga ako ng sweldo. Nakakapag-provide na ako sa family ko. Ay ano ngayon? Malayo ka naman sa Diyos. Kaya anong gagawin sa'yo ng Diyos? Lord, ilapit mo uli ako sa'yo. Siya. Pag yun ang prayer mo. Either, magbalik loob ka sa Diyos nang may trabaho ka, o ayaw mo magbalik sa loob sa Diyos, tanggal ka sa trabaho. Pili. Bakit? Kilala natin ang Diyos that He is the shepherd. At kung anong makakasama sa sheep, hindi siya mangingiming tanggalin sa'yo. Kahit tao, naalala niyo yung preaching kong paalam-paalam? Nagpaalam kayo sa maraming tao na naging part ng season nyo. Bakit tinanggal ng Diyos? Kasi He is our shepherd and He wants to remove all those things and all those people and all those situations that will make you
not reach your destiny. Kaya po ngayong araw na ito, makipagtipan ulit tayo sa Diyos. Let Him be our shepherd again. Let Him be our leader. Kilalanin mo siyang lubos bilang shepherd mo. Not only as your Savior, but He is also your Redeemer. He is your provider. He takes away things that is bad for you. He removes everything in you. Tinatapyas niya ang masamang ugali mo kasama yun. Because He takes away things that is not good for you. Amen? Kaya huwag mong panghinayangan ang mga nawala. Huwag mong balikan ang nakaraan, kundi tanggapin mo at maging excited ka sa nakalaan. Come on, close your eyes now. Tinawag ka ng Diyos. Though your circumstances does not maybe align with your calling, but I want to know you. You are called by God. At pag pinili ka niya, ini-empower ka niya, pinalalakas ka, binubuhusan ka ng kapangyarihan, ng authority, pinakakain ka ng masarap. He prepares a table for you in the presence of your enemies. He restores your soul. He leads you to green pastures. Though you walk to the valley of the shadow of death, you will fear no evil because He is with you. Kaya ngayong oras na ito, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Kung nasabi mo na sa iyong sarili, buhay ko to. Walang pwedeng makialam sa buhay ko to. Walang pakialaman. Kahit ikaw, Lord, huwag kang makialam sa buhay ko. Ikaw, tatay, huwag kang makialam sa buhay ko. Ikaw, nanay, huwag kang makialam. Ate, kuya, huwag kang makialam sa... Kung nasabi mo ito, many times for yourself, it's time to repent. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Hingi tayo ng tawad. Come on, kausapin mo si Lord. Maraming beses kang nagpanggap. Actually, nagpapanggap ka lang malakas. Nagpapanggap ka lang na kaya mo. Pero sa totoo lamang, hindi mo kaya. Because the Bible says, kinunclude na ng Bible, that apart from God, we can do nothing. So please, tama na ang pagpapanggap. Magpakatotoo ka na though you walk to the valley of shadow of death, hindi ka matatakot, hindi ka mag-aalala dahil nandiyan ang Diyos na nag-iingat sa'yo, nagmamahal sa'yo, kine-care ka. Kung walang care sa'yo, ang iba, gusto kong sabihin sa'yo, God cares for you so much. Kung ngayon ka lang nakarating sa lugar na ito, gusto kong sabihin sa'yo, mahal ka ng Diyos and He cares for you. Ang gagawin mo lang ngayon, magpakumbaba, maging tupa, aminin na kung wala ang Diyos, hindi mo kaya. Hallelujah. O Diyos, kahit kailan, hindi ka nagbago sa aking pagtawag. Nagbago ka man, pero si Lord hindi. Hindi mo iniwan kahit saglit man lang pag-ibig mo sa akin, lagi na nariyan. Once again, O Diyos, kahit kailan, O Diyos, kahit kailan, hindi ka nagbago. Aminin mo na sa Diyos na hindi mo kaya. Aminin mo sa Diyos. Not on your terms, but on His terms. Tama na ang pagpapanggap. Panahon na para tanggapin mo ng lubos ang pag-ibig ng Diyos. Come on, say. With all your heart. O Diyos, kahit kailan, hindi ka nagbago. Come on, sing. Sa aking pagtawag, tinutugon
saglit man lang, pag-ibig mo sa akin. Nakikita ng Diyos ang iyong sitwasyon. Ang dami mong pagpapanggap. Pinapakita mo sa maraming taong malakas ka. Pinapakita mong kayang-kaya mo. Pinapakita mong ikaw ang may hawak ng buhay mo, na ikaw ang may sariling direksyon. Gusto kong sabihin sa iyo ngayong hapon, ngayong umaga, the shepherd is here. Nandito ang tunay na pastol. Ang mabuting pastol. At ang iba sa inyo, kinakalawit niya ngayon. Pinamumukha sa iyo na anak, naging mayabang ka. Nanangan ka sa karunungan mo. Nanangan ka sa lakas mo. Nanangan ka sa diskarte mo. Nanangan ka sa experience mo. Nanangan ka sa sarili mo. Pinapaunawa sa iyo ng Diyos at kinakalawit ang leeg mo. Pabalik sa Kanya. Anak, nagdumi ka na naman. Nahugasan na kita ng aking dugo. Gumulong ka na naman sa putikan. Kapatid, kinakalawit ka uli ni Lord at iniaangat ka sa putikan na yan. Di baling maputikan siya basta ikaw maiangat ka sa putikan na kinaroroonan mo. Nililinis ka niya muli. Anak, kumain ka na naman ng bawal sa iyo. Kumain ka na naman ng mga fleshly desires mo. Nagpahulog ka na naman sa mga tukso ng mundong ito. Anak, halika, aalalayan kita pabalik. Because your shepherd is good. And His goodness transcends your sin. His goodness is beyond any sin that you can commit. His graciousness abounds in you right now. Na gustong-gusto niya maiahong ka sa kulungan at sa tanikala ng iyong sarili, ng iyong pagpapanggap, ng iyong di umanong kalakasan. Kapatid, let the shepherd of God be your shepherd today. Itas natin ang ating kamay sa Diyos. Sabihin natin ang prayer na ito. Panginoong Jesus, inaamin ko, nagpanggap ako sa iyo. Hinawakan ko ang buhay ko dahil akala ko akin ang buhay kong ito. Patawarin mo ako, Diyos. Ngayong oras na ito, itinatagubilin ko muli ang aking buhay, ang aking isip, ang aking puso, ang aking emosyon, ang aking desisyon, itinatagubilin ko sa iyo. Ang masunod, Panginoon, ay ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. Lord, I accept you as my shepherd, as my deliverer, as my rescuer, as my savior, as my blesser, as my provider, as my good shepherd. And from today, I will drink the living water.
I love you, Lord. In Jesus' name. Amen. Ako na lang po mananalangin, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga taong nag-recommit ng buhay nila sa iyo, Panginoon, kahabagan mo ang kanilang buhay. Biyayaan niyo po kami. Because apart from you, again, Lord, we can do nothing. Kaya Panginoon, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng meron kami. Binibitawan na namin ang aming mga dating ugali. Kami mga leader na, O Diyos. Kaya gusto namin, alisin na namin yung ugaling kambing. Kaya ngayon, Lord God, we are admitting we are your sheep and you are our good shepherd. Lord, we release blessings and favor sa bawat isa. And I release complete healing and deliverance in Jesus' name. And I declare, walang sino man dito na nagtiwala sa iyong maghihirap. And I also declare, pinuputol at inaalis ko ang sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit karamdaman, any generational curse. Dahil sa idolatry, dahil sa mga hindi magandang nagawa ng aming mga ninuno, ngayong araw na ito, pinuputol namin by the sword of the Spirit in Jesus' name. Lord, we entrust to you our lives. We are willing to be trained. We are willing to be pulled in our neck. We are willing to be disciplined by you upang mas marating namin ang destiny na inilaan mo sa amin. Lord, we will be more obedient sa iyong salita. Ayaw naming magaya kay Moses na nag-disobey kaya hindi niya narating ang promised land. Lord, kami, makikinig kami sa iyong sasabihin at gagawin namin 100% ang iyong sasabihin. Lord, give us the heart of obedience today. To you all the glory and honor, praises and adoration. This we all pray, sealed by the blood of the Lamb, in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen and Amen. To God be the glory.